Sakto ang pagdating ng mga tropa ng gobyerno kaninang madaling araw, kaya naharang ang ilang lumalabas ng compound. Wala yung susi ng sakyan. Patay, patay, patay. Nagsaling puwersa ang PNP, AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC para isagawa ang raid sa compound ng Zone Yuan Technology Incorporated. Nakakuha sila ng search warrant matapos makatakas ang isang Vietnamese at magsumbong ng pananakit at serious illegal detention. Yung mismong establishment na ito, legal, may mga papeles ano, with the PAGCOR and of course sa local government may mga papeles siya. But ang tinitingnan natin dito is how they operate. Number one, serious illegal detention na iniimbestigahan natin, yung human trafficking. Isinasagawa rin umano sa loob ang iba't ibang modus gaya ng love scam at cryptocurrency scam. May mga ano yan may mga kota-kota sila dyan. Kailangan makakuha ka ng at least 10 mabibiktima mo. O kaya hindi ka pumasok sa kota and then nananakit na sila para ikaw ay magtanda. Extensive search is still ongoing sa mga buildings and we understand that there is an underground establishment and maybe a tunnel which we're looking for. So, possibly, meron din silang torture chamber dito. Ngayong hapon, nasa mahigit 800 Filipino, Chinese, Malaysian, Vietnamese at iba pang foreigner ang na-rescue. Inaasahan ng mga otoridad na madaragdagan pa ito dahil ilang bahagi pa lamang ng compound na kanilang nahahalughog. Hawak na rin daw ng mga otoridad ang mga suspect. May mga nakumpiska rin mga armas na nakuha sa mga kwarto. Aalamin pa kung legal ang mga ito. Maghahain din ng warrant ang PNP Anti-Cybercrime Group para makumpiska at masuri ang mga computer at iba pang gadgets sa loob. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.